Yan na, mga mama at papa, yan na ang aking kamotikyo. Kita niyo po ba? Kita niyo po ba kung gaano ka ganda at saka kasarap yan? Kulay pa lang po, masarap na yan. Saka ito yung isa. Sarap-sarap. Sige na. Thank you for this food, Lord. Thank you so much. Bisa na. Sarap. Ang sarap. Kamote. Kakamiss yung pagkain sa bukid, ano, mga mama. Pag ikaw sanay sa bukid, hahanap-hanapin mo yung pagkain sa bukid. Ako, ganun ako eh. Hinahanap-hanap ko lagi pagkain sa bukid. Mura lang ang kamote sa bukid. Tapos pag magsipag ka, ikaw nila magtanim. Hindi ka nabibili. Masarap talaga. Ang sarap. Tapos ang mura pa nito, mga mama, no? Ang mura kasi half price. Half price siya. Galing siya sa Spain. Spain yata yun, or Greece. Yun. Ang init ng tea, maya na yan. Yung tea ko without sugar yan kasi matamis na ang kamutik yun. Kaya yung tea ko, no sugar. Ang sarap. Isa pa rin yung na-miss ko sa bukid, guys. Yung ano, guys. Yung bibingka ba? Masarap kaya ang bibingka. Super. Sarap. Yummy. Na-miss ko rin bagayos yung ano ba, yung native chicken. Tapos lagyan mo ng tanglad sa tiyan. Yung native chicken na yan, lagyan mo ng tanglad, tapos sangig, tapos iluto mo ng matagal. Tapos yung sabaw niya super sarap. Pwede mo rin lagyan ng papaya. Dito sa Sweden, guys, alam niyo kung gaano kamahal ng papaya galing sa Thailand yun, guys. May galing sa Ecuador yata, pero yung sa Thailand, hilaw yun, hilaw.
Tapos, kasi gumagawa yung mga Thailands ka ng papaya salad na hilaw. Tapos, yung balik tayo sa papaya, ha, kung gaano kamahal dito sa Sweden. I think yung isang kilo ay nasa 1,200 pesos. Isang kilo ng papaya. Tapos, yung puso ng saging, nasa ganun din ang price niya, guys. Super mahal kasi hindi naman tumutubo yung mga yan dito. Yung mga imported yan galing sa ibang bansa. Ini-import dito kasi nga dumadami na ang mga Asiana dito sa Sweden. Oo. Ayan. Nagra-radyo na naman ng inyong Mama Lisa. Ayan. Konting kaalaman lang, no? Tapos yung malunggay, sobrang mahal din yun, guys. Sobrang mahal dito. Sa atin sa bukid, yung kapayas, libre lang yan. Yung kalamunggay, libre lang yan. Libre lahat doon, no? Ang ganda, ang sarap ng buhay sa bukid kasi ang daming mga gulay na libre. Naalala ko pa, yun, nung mamaliit pa kami na ano lang. Ang dami naming gulay sa bakuran. Ay, hindi kami nawawalan talaga ng gulay until now, sabi ng mama. Maraming gulay sa bakuran. Pero, kahit nung hindi na kami maliit, manikop lang. Alam nyo yun, guys, yung manikop. Sino nakakalam ng manikop? Magpunta sa ilog, maghanap ng crabs. Katang ang tawag sa amin yan, katang. Sa Maranao, katumpi. Hindi ko lang alam sa Tagalog. Basta kay para siyang crabs na maliliit, katang. At saka kalong, may pula. Yung pula, kalong. Tapos yung medyo dilaw-dilaw, katang. Tapos, manikop kami ng ulang, ng suso. Tapos, sa tabing ilog, maraming ding pako. Alam niyo yung pako, guys, sobrang sarap. Ipagsama mo yan, yung suso, katang, kalong, ulang. At saka yung fresh coco milk. Magkagod ka ng lubi. Tapos, fresh na fresh yung tuno niya. Tapos tunuan mo yung huli mo na galing sa ilog na mga ulam. Ay, grabe. Tapos kumain ka ng mais na bigas. Excuse me. Nagpa-burp ako. My favorite is number 12. Binlod ang tawag doon yata. Yung maliliit siya. Sobrang na-miss ko ang life sa bukid, mga mahal ko. Sobrang na-miss ko. Kasi hindi na ako nakauwi matagal na. Mula noong na-approve yung residence visa ko last 2017. Diyan, na-approve yung residency ko 2016. December 18, 2016. Tapos nag-Christmas muna ako doon sa Pinas. Nag-New Year muna ako. Lumipad ako dito is December 15, 2017. Bali, yung pag-process ko ng residency visa ko ay nasa 4 months lang na-approve na agad. Ganyan po kabilis na-approve ang aking residency. 4 months. Case to case basis yan. Kasi yung iba, umabot ng 2 years, 3 years. It depends. Sa, ewan ko lang kung ano nakadepende doon, no? Basta, ang sa akin, 4 months lang na-approve. Kasi 2016, kinasal ako kami ni Jonas. Kinasal kami. March 4, 2016, kinasal kami dito sa Sweden. Kasi kinuha ako ni Jonas. Nagpunta si Jonas sa Pinas. 2015, December 27, 2015. 2 weeks lang ang vacation niya doon. Sa Manila lang kami. Hindi na kami nagpunta sa Mindanao kasi nag-process kami agad ng tourist visa to Sweden para kinuha niya ako eh kasi gusto niya magpakasal na kami agad dito. Tapos nung pagdating ko dito, pumunta kami dito January 9. January 9 kami dumating dito 2016. March 4, kinasal kami. Tapos March 4, kinasal kami, and then, umuwi ako katapusan ng July, hindi katapusan, entrada ng July 5,
2016, umuwi ako sa Pinas. Tapos, kinalkal ko lahat ng papeles. Pumunta ako sa lahat-lahat ng papeles. Inano ko? Chinek ko. Tapos, July yun ha? July. August. Nag-desisyon na kami na July. Katapusan ng July, nag-send na kami sa immigration ng sa embassy ng application for residency. Tapos nakakuha ako ng interview October, na-approve ako December. Bilis-bilis, sobrang bilis. Parang kinikilatan lang, parang nagbakasyon lang ako sa Pinas ulit. Tapos umuwi agad dito. Kaya kasi nung pagbalik ko, nagulat nga yung mga ibang tao. Uy, nandito ka na? Di ba sabi mo, uwi ka? Tapos sabi ko, umuwi nga ako. Nag-process ako ng residency. Sabi ko, eh, pero sa awa ng Diyos, na-approve agad. Kaya yun, bumalik ako agad dito. Kaya yun, kwentong totoong buhay yan. Oo. Ayan na po ang ating kamotikyo. Dinadaan po natin sa kwentuhan ang ating pagmumukbang ng kamotikyo. Mula noon, hindi na ako nakabalik. Kasi, nabuntis ako kay Sibeya. 2008. Nanganak ako kay Sibeya pala. October 3, diba? 2018. So, buntis ako kay Sibeya January, tapos nanganak ako yun. October. Ayun na nga. 2018, nanganak ako kay Svea. 2019, nagka-COVID. Pandemic ng bonggang-bongga. 2020, sobrang pandemic. Nagka-COVID pa nga ako eh. Nahawa ako kay Mister kasi si Mister lagi nagta-travel. 2021, ano bang ginawa ko sa 21? Ayun, nag-aaral. Nag-aaral pa ako guys, last year lang ako nag-graduate. Dito. Grabe ang... Kasi mula nung pagdating ko dito, nag-enroll agad ako ng Swedish course. Para naman kasi, para gusto ko talagang matuto mag-Swedish. Kasi guys, mag-apply ka dito sa Sweden guys, kahit cum laude ka pa sa Pilipinas, kahit doktor ka pa sa Pilipinas, kahit anong natapos mo sa Pilipinas, waleng-wale yan pag hindi ka marunong mag-Swedish. Unang itatanong sa employer, ano? Can you speak Swedish? Can you write Swedish? Can you understand Swedish? In short, kan du svenska? Yang kan du svenska, ang ibig sabihin niyan, can you Swedish? Means both fluent. Yung vocabulary mo fluent, both written and spoken. Kaya, nung nag-apply ako, first nag-apply ako ng, pagdating ko dito ha, 1 week after, nag-apply ako sa sister-in-law ko, kasi yung sister-in-law ko, siya yung bigati na boss dyan sa mga, ano ba yun guys, yung mag-alaga ng mga matatanda guys, alam mo yun. Ay, hindi ko. Basta yun yung mag-alaga ng mamata. Nandyan siya eh. Related yan sa kurso niya eh. Tapos, pero hindi siya nag-alaga ng matanda. Siya yung high boss. Tapos, yun, alam mo, sister ng logo yan ha. Alam mo ko nung tanong. Kan du svenska? Pratar du svenska? Can you Swedish? Do you talk Swedish? Tawa lang ako kasi sabi ko, oh my God, alam mo naman nakararating ko lang. Siyempre hindi ako marunong. But I can English. I can speak English. Okay. Dumasirulara, svenska. You need to learn Swedish first. Sabi niya. Kaya sabi ko, mahal. Elskling,
kailangan ko mag-aral. Ngayon na, mag-aral na talaga ako. Tapos sabi ni Jonas, yes, 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 my darling. Tapos nag-apply kami ng Swedish course. Libre naman lahat, wala namang bayad. Yan, nag-apply kami, natanggap ako. Agad. Tapos pinush ko talaga ang sarili ko. Magkabalup-balup, tot man yung dila ko. Hindi talaga ako nag-i-English, guys. Pagkaharap ko ang teacher ko, wala akong pakialam sa pronunciation ko, sa baliktad kong grammar. Basta lang makapag-Swedish ako sa harapan niya kasi gusto kong i-correct niya ako. At saka si Jonas, gusto rin niya talagang matutong mag-fluent English kasi nag-i-English siya sa akin lagi. Kahit na fluent naman siya, sabi ko, you have to speak Swedish to me. You need to learn me how to speak Swedish. Because the Swedish language is the only key to the opportunities here in Sweden. Otherwise, mamumukhang tanga ako at sa walang income. At sa kapag mag-apply ako ng mga trabaho, unang-unang tanong ng mga employer, kando svenska. Ganyan ang pronunciation niya, guys. Pero ang spelling niya, iba. Yes. Pag-usapan natin yan later. Iba ang grammar ng Swedish, iba ang spelling, at saka iba ang pronunciation. Yes. Push lang ng buhay. Push lang tayo. Okay. Kwintong buhay lang yan. Kwintong journey to Sweden. Idaan natin sa pagkain ng kamote kyu. Nasarap kasi habang kumakain, nakikipagkwentuhan. Alam mo yun? Ginawa niyo ba yun? Nasanay kasi kami niyan while kumakain, nagkakwentuhan. Kumusta ang araw mo? Ganyan-ganyan. Hindi nadaan sa kwentuhan. Tapos, ayun. Kaya ako hindi nakauwi sa Pinas. Mga darling. Kaya ako hindi nakauwi sa Pinas. Kaya na-miss ko talaga ang Pinas na yan. Sobrang miss na miss ko. Pero sige lang. Sige lang. Fight lang tayo. Kasi alam niyo po, mga mama at papa, may good news pa ako isa. Ha? Last week, na-approve na po ang aking Swedish citizen. Isa na po akong Swedish citizen. Legit. Marami pa po tayong banana Q. No, banana Q. Kamote Q. Ang sweet potato sa Swedish ay set potates. Tawag. Set. Iba yung spelling, ha? Yung O na may tuldok na dalawa sa ibabaw. Hindi niyo alam, guys. Grabe luha ko nang nag-aaral ako ng Swedish course. Luha doon, luha dito. Hirap, guys. Lalo na po sa last course ko na talaga yung pag-graduate na lang ako. Road to university. Swedish course to university. Swedish course sa university level. Kasi yun ang pinakamahirap. Gagawa ka ng pre-memoria. Yung ginagawa ng mga reporter, guys, magawa ka ng report. Correct Swedish. Unang-unang regular. Rolls. Regular means rolls. Correct Swedish. Correct lahat ng mga rules ng grammar. Tsaka kailangan mong magsulat ng ganyan na wala kang opinion sa sarili mo. Ganun po talaga kahirap mag-integrate dito sa Sweden, guys. Oo. Pero sa awa ng Diyos, pag may tiyaga, makayana naman. Kaya nga nang sabi mo, kung gusto mo, may paraan. Oo, kung gusto, may paraan. Tsaka nandyan ang Panginoon. Hindi tayo pinapabayaan. Lagi yan nagbibigay ng guidance sa atin at tsaka ng wisdom. Ang gawin lang natin ay magsipag. Magsipag lang.
para sa ating magandang kinabukasan. Totoo yan. Pagsisipag ang kailangan. Determinasyon, motivasyon, dedikasyon. Swedish yan guys ha, kasi yung Swedish saka English para magkamag-anak sila eh. Sa English, dedication. Sa Swedish, dedikasyon. Motivation, motivasyon. Kasi sa Swedish, yung A, sa English, A, as in A, apple. Sa Swedish yan, A, A. A, B, C, D, E, F, ganyan sila. Nagano ba yan? Nagchochorigyal na tayo ng ABCD nito mga mama at papa nung kumakain naman tayo ng... Pero gusto ko lang kasing i-share sa inyo yung struggle ko po. Struggle is real talaga. Para lang matuto mag-Swedish. Pag makita na ng Swedish government na meron ko ng hawak niyan, education sa Sweden, trabaho na ang magukod ni mo guys. Trabaho na ang magukod ni mo. Hindi nga ikaw ang magukod. Mamili na ka kung asa ka gusto. Pati sa pasweldo. Pero, the more I learn the language, the Swedish language, the more I realize niya, ang dami ko pang dapat aralin. Hindi mo makuha siya sa isang taon, dalawa, tatlo, apat, lima. Hindi. Never. Learning is continuous po. It's a continuous process. Forever po yan. Kahit gaano ka, kahit language mo pa yan. Ako nga ni, hindi ko alam yung Bisaya na yan na. Kaya pala ang titigas ng mga dila ng Bisaya. Kaya yung vowel pala ng Bisaya, tatlo lang. Tatlo. Sa unang panahon. A, E, at saka U lang yata. Iba yun ha. Bisaya yun alphabet. Cebuano. I'm done eating. Kamupik yun. Ang sarap ng pakiramdam ko na kumain ako ng kamupik yun. And today is Wednesday, right? Wednesday, yes. At ngayon, si Svea, birthday pala ng kumari ko. At ngayon, hindi si Svea, si baby dito sa tummy ay 32 weeks in sack. Yung damit ni Mister ang suot ko kasi komportable ako eh. Ayun na mga mama at papa. Thank you.
Ushiktame. Ushiktame means excuse me. Thank you so much sa pagsabay sa akin sa aking kamotikyu mukbang. Thank you, thank you, thank you for all your support. And I wish you all good health. Tsaka Merry Christmas po sa ating lahat. Kahit saan man tayo sa buong mundo, mag-ingat po tayo at saka huwag kalimutang magdasal. Ingat po kayo and I love you all. God bless us all. Bye-bye. See you for my next video. Bye!